Purihin ng Diyos, isang mapagpalang araw po sa bawat isa na makakapanood po ng video na ito. Ako pong muli ang inyong lingkod, Brother Raymond Cada. At sa pagkakataon pong ito, ay atin pong tatalakayin ang patungkol po sa fake debate ni Rashid Endasan laban po sa fake Adventist na si Knight. Sa pong kapatid sa pananampalataya, ang nag-forward po sa akin patungkol po sa debate ni Rashid Endasan at ni Naif na nagpa-convert po sa Islam. Anya ay nais niya po na reviewin ko po o kung ano daw po yung aking masasabi patungkol po sa debating ito na after po ng debate na si Naif po na di umano ay isang Seventh-day Adventist. Matapos makipagdebate kay Endasan, siya daw po ay nagpa-convert sa Islam. Kaya sa video pong ito, ay atin pong aalamin ang katotohanan patungkol sa naganap na debating ito. Sa akin pong panonood ng video na ito patungkol po sa labanan ni Rashid Endasan at ni Naif, ay napakaraming mga katotohanan ang napansin ko po dito sa debating ito. Ako po ay magbibigay po ng aking reaksyon patungkol po sa kung totoo o fake nga po ang naganap na debate. Obviously po mga minamahal na kaibigan at mga kapatid, ang debating ito, kung papanoorin po natin ng buo at o-obserbahan po natin ng mas maingat at mas malinaw, ay makikita po na ito po ay fake, ito po ay scripted lamang po na debate. At magbibigay po ako ng mga katunayan at mga ilang ebidensya na scripted po itong debating ito. Ang una pong patunay po niyan mga kaibigan, kapag pinanood nyo po yung presentation neto po ni Knife, ay obvious na masyado pong gas-gas ang kanyang presentation sapagkat ito po ay kopya lamang po sa presentation ni Richard Thompson. Nahawa ka na kay Richard Thompson eh. Pati yung punto mo, Richard Thompson. Pati yung sagot mo, Richard Thompson. Ulitin mo tanong ha? Kasi naka-video tayo, kapatid. Ha? Mangulus TV, kakita mo. Itong tanong, kung sagutin mo yung tanong, huwag mong gayaan si Richard. Oo, kaya huwag mong gayaan si Richard Thompson. Tignan mo ha? May pangungod ka pang daladala ng Richard Thompson. Kagaya po ng inyo pong nalalaman mga kaibigan, si Brother Richard Thompson ay nakipagdebate po sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi ako nagkakamali, ito po ay year 2006 na kung saan ay magiting na ipinagtanggol at pinatunayan ni Brother Richard Thompson na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos ayon po sa Biblia. Ito naman pong debate ni Knight patungkol naman po o laban po kay Rashid Endasan. Ito po ay copy-paste lamang po. Yung kanyang presentation ay kopyang-kopya. Kahit nga po yung kanyang mga argument ay kopyang-kopya lamang po kay Brother Richard Thompson. Alam nyo po mga kaibigan, wala pong debater, lalo na po sa panig ng mga Adventist, ang gagawa po ng ganitong bagay. Saan ka naman po nakakita ng isang debate na yung iyong outline o yung iyong presentation ay galing sa mga lumang debate na kung saan halos kopyahin mo ito ng copy mula sa original na iyong pinagkuhaan. Kahit sinong debater ay alam na hindi na po magiging effective ang ganitong paraan sapagkat mapaghahandaan ka na kapag kaginamit mo muli ang dati ng presentation. Ang totoo, kahit po si Brother Richard Thompson ay hindi po gagawin yung ganitong bagay na kung saan yung kanyang presentation sa Iglesia ni Cristo ay gagamitin niya sa iba niyang mga kadebate. Sapagkat, obviously, kahit sino po nakakaalam na hindi na po magiging effective ang iyong presentation sapagkat malaki yung posibilidad na ikaw po ay mapaghandaan na. Kaya makikita niyo po dito na masyado pong scripted yung presentation ni Knife. Kaya po, obvious na inilalaglag niya po yung laban. Kaya sa unang observation ko pa lang po mga minamahal ay alam ko na na meron po talagang layunin o intensyon yung debating ito.
at maliwanag ang katotohanan na hindi po ito tunay na debate, kundi scripted lamang po ang nasabing debate. Ang pangalawang katunayan naman po na fake po o scripted ang debating ito ay sa pamamagitan po ng moderator at ng mga audience. Maliban po ba kay Jesus, wala nang tunay na Diyos. Well, uulitin ko po, Brother Rashid, ang salitang Diyos ay maaaring kumapit sa tatlo, sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaya kung tinawag nga si Kristo ay mandilikha at mandalalang, batay sa Biblia, sa kamatwid siya po ay Diyos at uulitin ko ay tunay na Diyos. Sandali lang, dahil ako moderator, no? Diba sabi ko kanina, kung ikaw ay tatanungin batay sa katanungan ng interesen ko, ngayon, ibibigay mong kasagutan batay sa matuwid mo rin ay sasabihin. Hindi na rin na nawawala doon sa tanong ng ating... Sumasagot po, Mr. Boy. Okay. Pwede pang showdown dito. Tatanggap ko ba ng showdown? Batay po sa context ko. Okay, sige. Batay po sa context ko. Kasi malinaw ang tanong ko. Sabi ko kanina, wala na bang ibang gumamit ng salitang ego eimi o aemi maliban kay Jesus? Sabi mo, ang Ama at saka si Jesus at maaaring ng Espiritu Santo. Tama? Batay ko sa mga Bible scholar. Okay, okay. Wala na, ulitin kong tanong, wala na ubang gumamit ng ego eimi o aemi? Meron po ba wala? Sabi mo? Actually po, Brother Rashid, pwede ko mapagalabas yung talaga, Mr. Hindi, tatanong ko muna. Kung meron o wala? Mr. Moderator, pakipasa mo. Uulitin ko lang, no? So kasi ngayon, nasa under cross ka, no? Ngayon, tatanungin ka lang batay sa mga ipinirisinta mo na mga negramento ayon sa iyong Biblia na pinabasa. Okay? So tinatanong ka ng katunggali mo sa iyong sinasabi sa mga ipinaliwanag. Ganito po, ganito po, Mr. Moderator, bago muna po ako sumagot, ay nais ko po ilabas niya muna po yung talata. Okay, ganun na nga, ilalabas niya ang talata, kaya nga lang, sa pagtanong niya, meron ba o wala? Tatanong, sasagot ka rin tayo sa kung meron ba. Sabi nito, siya ang buhay na Diyos, at walang hanggang hari. Sino po ang Diyos na tinutukoy dito? Sino po? Walang hanggang hari, sino po? Batay po sa konteksto, ang Ama. Ayun, thank you, maraming salamat po. Saan ka naman po makakakita ng debatistang Adventist na lulusob doon sa kampo ng kalaban at pagkatapos pipili ng moderator mula doon sa kanyang katunggali at hindi man lang magsasama ng mga kasamang Adventist? Kasi po mapapansin nyo po sa debate na wala pong ibang Adventist na kasama tong sinight at ang mga audience ay puro lamang po mga Muslim. Kaya po makikita nyo sa debate na halos pagtulungan dito si Knight ni Rashid Endasan at ng moderator. Masyadong bias, obvious ng debating ito. Walang matinong debater, lalo sa hanay ng mga apologetics sa Adventist, na pupunta po doon sa isang debate nang nag-iisa lamang at wala man lang kasamang mga Adventist na pwedeng maging audience. At isasagawa ang debate na ang moderator ay Muslim lamang. Buti sana kung patas yung moderator. Eh hindi, bias yung moderator. Makikita nyo nga po sa video na ulang na lang, yun pong moderator ang makipagdebate. Kaya obvious na itong debating ito ay isang palabas lamang. Ang ikatlong katunayan naman po mga kaibigan na peke po itong debating ito ay based po sa mga sagot ni Knife patungkol po sa cross-examination sa kanya ni Rashid Endasan. Para maging malinaw po sa mga Muslim, may mababasa ka ba sa amin na sinabi ni Jesus, ako ay kamanlalang ng Diyos? Well, ang sagot ko po, Brother Rashid, wala po yan sa Biblia. Maraming salamat. Maraming salamat. Obvious na sa mga sagot po ni Knife ay inilalaglag niya yun pong laban. Halimbawa nga po dyan, noong tinanong siya ni Endasan patungkol sa kung ang Panginoong Jesucristo po ba ay co-creator. Kung mababasa ba daw sa Bible na sinabi ng Panginoon na siya po ay co-creator o manlalalang. Alam niyo po, ang isang tunay na apologetic sa Adventist ay alam na alam ang sagot na iyan. At napakaraming talata sa Bible na binabanggit na si Kristo mismo umaamin na siya po ay tunay na Diyos at siya po ay manlalalang. Subalit mapapansin nyo po sa bawat pagsagot ni Knife na ibinibigay niya talaga yung laban.
Kaya kahit hindi mo tapusin ang debate, alam mo na agad kung ano yung magiging ending. Siguro naisip ni Knight na kung sa ganitong paraan dadaanin, at least dumaan sa debate. Na kung siya po ay magbabalik Islam, ay meron siyang maipangangatwiran na napatunayan niya di umano na tama ang aral ng mga Muslim. Obvious na inilalaglag lamang ni Knife ang laban, kaya po hindi po siya nanalo sa debate. Ang pang-apat naman po at panghuli na matibay na katunayan na itong debating ito ay hindi tunay, fake o scripted lamang, ay mula po mismo sa pagkadulas ni Rashid Indasan sa pag-amin niya na itong si Knife kaya lamang po nakikipagdebate e sapagkat meron pong layunin. Kaya mapapansin po ninyo, yan pong video na iyan, yan po ay galing mismo sa video ng mga Muslim. At dyan po ay meron pong cut, pinutol po nila yung ibang pahayag ni Rashid Indasan. Siguro naisip ng nag-upload na mabubuking yung talagang scripted na debate kapag binuo yung video na iyan at hindi po nilagyan ng cut. Pero obvious na si Indasan alam niya na meron talagang intensyon o layunin si Knife kung bakit po siya hinahamon ng debate. Kaya makikita natin by observation na talagang meron ng usapan ito si Indasan at si Knife. At idinaan na lamang sa debate para napakaganda ng kanyang pag-exit sa Seventh Day Adventist. Kaya po sa mga kapatid na nakapanood po ng debating ito, ay huwag po kayong maniniwala sapagkat hindi po totoo ang video na ito. Hindi po totoo ang debating ito. Ito po ay maliwanag na scripted lamang po at hindi tunay na debate. Alam niyo po kung Bible po yung ating pagbabatayan. Ano po yung tawag sa ganitong uri ng mga kapatid sa iglesia na kagaya po nito ni Knife? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Aklat ng Galacia, ganito po ang ating mababasa. Sa Kapitulo 2, ang talata po ay 4. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Ang tanong po natin, ano po yung tawag ng Bible sa ganitong uri ng mga kapatid kagaya ni Knife? Ang sabi po sa talata, ito ang wika ay yaong hindi mga tunay na kapatid. Ibig sabihin, mga peke, mga nagpanggap lamang sapagkat merong intensyon o layunin sa iglesia. Ano po yung kanilang layunin? Ang sabi sa talata, ipinasok lamang sila ng lihim upang tiktikan ang ating kalayaan kay Kristo. Kaya nga po, si Knife, pumasok po yan dito sa Seventh Day Adventist, hindi po yan tunay na kapatid. Sapagkat si Doc Medina mismo ang nagpapatotoo kung sino po talaga at anong uri ng pagkatao meron po yan si Knife. Alam niyo po mga kaibigan, si Doc Medina, kilala po yan ng mga Muslim dahil ito po ay mabait na tao. Alam niyo po ba, ayon mismo kay Doc Medina, ito pong si Knife ay magnanakaw ng mga libro. Kaya lang daw ito umanib sa iglesia ay upang pag-aralan ang doktrina ng Seventh Day Adventist. Kaya nga po itong si Knife, matagal na itong hinahanting ni Doc Medina sapagkat mula nang nakawad siya ng libro ay hindi na po ito nagpakita. May mga kapatid pa na nakakakilala sa kanya personally ang nagsasabi na ito pong si Knife ay dati na talagang Muslim na na-convert lang sa Adventist. Anyway, hindi ko po siya hinahatulan sa bagay na yan sapagkat hindi pa naman ako Adventist nung time na na-convert siya sa Seventh Day Adventist. Ganun pa man,
ay pinatutunayan na meron lamang pong intensyon o dahilan kung bakit po pumasok sa loob ng Adventist ito pong si Knight. Ang layunin niya ay upang tiktikan lamang o pag-aralan ang doktrina ng Adventist, sapagkat dito sa loob ng pananampalatayang ito ay nakakamit namin ang kalayaan sa Panginoong Hesukristo. Kaya muli, mananawagan po ako sa mga kapatid na nakapanood po ng videong ito, ito po ay fake, hindi po tunay, isa lamang po itong scripted. Sana po maliwanag po sa bawat isa ang ginawa po nating review patungkol sa debate ni Rashid Endasan at ng fake Adventist na si Knife. Hanggang dito po, magandang araw, pagpalain po tayong lahat.